isang item sa Bicameral Conference Committee. Wala mang illegal, pero tama ho ba yun? Tama, wala naman sa rules at wala rin sa batas na hindi pwedeng baguhin yung mga disagreeing provisions ng both houses. Kasi di ba sa Bicamped, ang kalakaran talaga dyan, kung yung general na panuntunan ang susundan, susundin natin, yung disagreeing provisions lamang ang i-reconcile. Mm-hmm. Pero talagang naging kalakaran na maski sa Bicam, maski wala sa provision ng wala sa House version at wala sa Senate version, eh naisisingit pa rin yung ibang version outside of the two versions ng both houses. Oo nga so po. Naging kalakaran nun, parang in the course of time, inaccept na yon. Mm-hmm. Kasi ang siguro ang parang sinusunod dito, meron namang mutual trust yung dalawang houses. Na ang pag-uusapan lang natin kung ano yung hindi natin napagkasunduan sa mga version natin. Mm-hmm. So naging kalakaran na yan na matagal lang ginagawa yan, Ted. Opo, pero sir, kung sabi ko nga ninyo, dapat dito ay kumbaga to reconcile yung differences ng magkabilang version. Pero hindi ho ba, sir, bagamat hindi nga ito illegal, pero the fact na dapat ho masusi ang pag-aaral sa bawat proposed budget ng departamento at dumadaan pangayam po sa Development Budget Coordinating Committee, eh bigla-bigla maglalagay ka ng malalaking pera doon po sa isang departamento na hindi naman humihingit, nagugulat sa appropriation, hindi ho ba bagamat ito'y hindi illegal, pero di ho ba't mali iyon? Mali talaga, Ted. Hindi illegal kasi wala nagko-question sa Supreme Court. Kung mayroong magko-question sa practice na yan at magro-rule yung Supreme Court, maglalabas ng ruling na sasabihin hindi po pwede yan, eh magiging illegal yon dahil wala namang controversy na formal na inihain, dinulog sa Korte Suprema. Mm-hmm. Kaya hindi natin masasabing illegal kasi walang interpretation. Opo, pero hindi man illegal, pero sa inyo bang turing mali yung gawin na ganun? Mali, maling-mali talaga, Ted. Unang-una, yung bicameral conference ng budget, nag-iisang panukalang batas ito na ang BICAM eh hindi open sa publiko. Napaka-exclusive. Talaga sinasaran yung pinto, pinapalabas yung mga unauthorized, quote-unquote, unauthorized persons at ang naiiwanan lang... Epo, naputol po tayo, Senador. Naiiwanan lamang ay... Yun ang masama. Andali, medyo ang putid nung as early as 2009, ano, nag-file ako ng bill na gawing transparent yung hindi lamang yung bayad. Opo. As Senator, nagcha-chappy lang po tayo. Senator, I hope you don't mind. Ayusin lang po. Opo. Hello, Sen. Opo. Hello, Sen. Napuputol lang po tayo, Senador. Ayusin lang natin yung linya, ha? Okay, pakiayos lang. Ito yung napaka-importante. Mga kapatid, ang ating pinag-uusapan dito, pambansang budget na kung saan nga po may mga isiningit, no, na malalaking halaga para po sa mga sinasabing programa o kaya po appropriations na wala pang programa pero meron ng inilaan po malaking pondo. Balikan natin si Senador. Senator? Hello. Apo. Senator, doon tayo naputol, Sen. Sabi ho ninyo, sa Bicameral Conference Committee hearings, pinalalabas po ang lahat ng mga tao maliban sa mga senador at kongresista. Go ahead, sir. Yeah. That, as I was saying, hindi illegal kasi nga walang interpretasyon ng Korte Suprema kasi walang dumudulog para questionin yung ganong practice. Mm-hmm. Opo. Yes, sir. And then you mentioned na sa Bicameral Conference Committee hearings... Tapos inulit ko ng... Opo. Opo. Ito ka ninyo ay exclusive lamang sa mga miyembro ng... Inulit ko noong 2019. Ano? Nag-file ako ng bill dito na gawing transparent yung hindi lamang yung bicameral conference ng budget, kung hindi yung buong proseso na magkaroon ng participation o presensya yung mga tinatawag na civil service, civil society organizations na accredited ng gobyerno mag-participate para hindi rin magulo. Pero wala rin naman nangyari doon sa panukalang batas, kaya ganyan pa rin ang nagiging kalakaran. Pinaka-secretive na bicameral conference ang budget, ang panukalang batas para sa budget. Kasi yung ibang mga bicameral conferences na mga simple o yung ordinaryong panukalang batas, pinapayagan namin yung mga yung media na mag-cover. Pero nagtataka nga ako bakit pagdating sa budget,
hindi pwedeng mayroong iba nakakarinig. At walang minutes yan, Dad. Alam mo naman din yan. Nanggaling ka na rin naman dyan. So, ate pong ipagkadiinan, sa mga hearing po ng Kongreso, both houses, laging meron yan transcript o minutes of the meeting. Pero po kapag bicameral conference committee on the budget, wala po itong minutes of the meeting. Wala. Walang minutes of the meeting. At saka hindi lang yun, Ted, di ba? Alam mo na rin naman natin, yung... My team manage over 200 campaigns a year at the Opera House, and Monday.com really helped with efficiency across the team. The unang meeting, formal meeting ng bicameral conference, roll call, formalities, konting speeches, pagkatapos sasabihin, suspend, i-refer natin sa small group bicam. Yung pag-aaral noong mga disagreeing provisions na mga versions. At pag sinabing small group bicam, dalawang tao lang yon. Yung Finance Committee Chairman ng Senate at saka yung Appropriations Committee Chairman ng House. So halos hindi na rin namomonitor. Although, amin sa Senado, natatandaan ko, sinasangguni rin sa amin sa mga miyembro ng bicam yung mga nagdi-disagree na mga provisions. Nag-ugat itong 26.7 billion kasi nga hindi na malaya ng mga senador. Kasi pag-resume noong suspended na bicameral conference, alam mo rin ito, Ted, na halos pirmahan na lamang, parang yari na, nakakamada na lahat yung napagkasunduan ng dalawang representatives ng mga committees, bicameral conference committees, at halos pirmahan, at hindi mo na rin, wala ka na rin time para usisiin, kasi parang pagka ikaw na nga abala sa oras, kapag binasa mo pa isa-isa, at hindi mo talaga kayang basahin kung hindi mo dadalhin yung homework, yung draft ng final version. Kasi nandun ka lang sa conference room at ikaw ang nakakaabala, meron naghahatid sa para pirmahan, para basahin mo pa yon, parang napaka-kontrabida mo. So, anong nangyayari? Kanya-kanya ang pirmahan, kaya nga nagulat din yung mga senador, sina Senator Amy, na hindi nila alam na nakapirma pala sila. Yun ang ibinuwelta sa kanila ng House na, teka muna, sabi mo, hindi mo alam, nakapirma ka naman dito na meron talagang akap dyan na item. Opo. So yung nga po ang nangyari at kumbaga parang kumpiyansa ka, nagtitiwala ka na yung mga napagkasunduan nung una, yun na yun at pumirma ka kasi yun ang iyong assumption na walang isiningit. Oh, yung good faith na tinatawag. Yes. Mm-hmm. Kaya nga may napaka-importante yung mayroong mutual trust, kailangan mayroong good faith. Opo. Senator, nasa rules ho ba yan na kapag ho nagkaroon ng bicameral conference committee hearings on the budget na walang transcript o minutes na maaari pong balikan at maging record nito sa diskusyon sa mga usap-usapan sa komite? Wala. Ang nasa rules, yung itatakel, yung disagreeing provisions, mm-hmm, na hindi nasusunod kasi... Pag sinabi nating disagreeing provisions ang pag-uusapan, yung nagkakaiba lang sa version ng House at saka ng Senado, ang pag-uusapan, nakalimit lang doon. Mm-hmm. Pero yun nga, maraming nagsisingit for the longest time. Hindi lang naman ngayon nangyari sa AKAP. Opo. Marami talaga nagsisingit. Ted, kung natatandaan mo, di ba, I think noong panahon na si Tito Senpai yung Senate President, mm-hmm, na mas malala yung ginawa noon. Kasi natuklasan namin, nag-ratify na yung House, tapos na yung bicameral conference, nag-ratify ang House ng kanilang version na pareho sa Senate version na niratify din ng Senado. Mm-hmm. Nang makita namin yung enrolled bill, nakita namin meron dagdag na 75 billion pesos na wala naman doon sa niratify. Mm-hmm. So nagpulong-pulong kami, kaming mga ilang mga senador. Ang napagkasunduan namin sa advice ni Senator Franklin Drilon, kasi siya naman yung... magaling na abogado sa aming grupo. Mm-hmm. So ang kanyang suggestion kay Senate President Tito Soto, ang i-qualify mo na lang yung pipirmahan, kasi kung hindi naman niya pipirmahan yung enrolled bill, magkakaroon ng reenacted budget. Mm-hmm. Panahon ito ni Pangulong Duterte at speaker naman noon si ex-President Arroyo. So ang ganun nga ginawa ni Senate President Soto, mm-hmm, na okay,
pipirmahan ko itong enrolled bill pero merong qualification na ang pinipirma, ang pinipirmahan ko lang ay yung bahagi na niratify ng Senado. Mm-hmm. Nung niratify namin at hindi yung buong enrolled bill. Mm-hmm. So nagkaroon ng kontrobersya, pinatawag kami ni Presidente Duterte noon at pinag-uusap kung paano maayos. Nung hindi nagkaayos, ang ginawa ni ng Malacañang, dinito, hindi lamang 75 billion, mm-hmm, umabot ng 90 billion pesos ang nabito. Pinakamalaking veto yun sa budget measure sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil nga doon sa, sabihin ko ng sa akin ito, no, kalokohan, mm-hmm, ng House, mm-hmm, na magsingit pa ng amendment after ratification. Mm-hmm. Yun ang napakasamated. So isipin mo, ratified na, mm-hmm, i-amend mo pa. Mm-hmm. Sino may karapatan mag-amend? Enroll bill, iyaano mo lang, ipiprint mo lang yun eh. Bago pirmahan ng dalawang leaders ng dalawang kapulungan. Pero inamend pa nila at nagsingit pa ng 75 billion pesos. Opo, opo. Kumbaga, niratipikahan, hindi kasama yon sa supposed to be inaprobahan ng both houses on separate session. Senador, dito po ngayon sa pangyayaring ito, with all due respect kay Senator Sani Angara, dahil siya ang timon ng Senado dito, hindi naman kaya siya ang nagkulang dahil sa lookout niya iyon na merong isiningit na AKAP fund. Ako, gusto kong bigyan ng benefit of the doubt si Senator Angara na napalusutan din siya. Mm-hmm. Hindi siya kasama sa usapan ng House Appropriations Committee Chair na ito merong nakalagak na para sa AKAP. Mm-hmm. Pero yung basic muna, Ted, ano, AKAP, sabi sa kapos ang kita. Lahat halos ng Pilipino, kapos ang kita eh. Wala namang tayong masasabing worker na Pilipino na kapos ang kita, na hindi kapos ang kita. Lahat, kasi may kasabihan nga, Ted, di ba? There's no such thing as enough money. There's only too little and too much. Kaya kung tutusin, napakaraming Pilipino ang dapat magbenepisyo sa 26.7 billion. Ang tanong, kailangan pa ba yun? Meron na tayong AIX, meron na tayong TUPAD, meron pang bago ngayon lumabas yung MAIT, yung medical assistance. Tapos meron pa tayong 4-piece. Opo. Napakalaki na rin ang ginugugol natin. Hindi naman masama na magbigay ng pondo para sa social services. Kasama na talaga yan sa bahagi ng part na yun talaga ng budget, ano, bukod sa infrastructure, yung tinatawag na personal services, meron ding social services, talagang malaking bahagi yan ng ating national budget. Kaya lang, mag-create ka ngayon, sneaky pa yung pagka-create kasi ang natanggap kong information dito, isiningit lang talaga ito, parang hindi masyado makita doon sa ilalim nung after nung quick response fund, no? Nagkaroon ng AKAP under the budget ng DSWD. At base na rin doon sa napag-alaman natin, di ba, pare-pareho na hindi rin alam ng ahensya. Ibig sabihin, hindi nag-request yung DSWD na magkaroon ng AKAP. Nangyari rin yan noon na, Ted, yung DILG tinanong namin, kasi karamihan noong sa 75 billion, sa algo yata napunta doon, sa assistance to local government units. Nung tinanong namin si Secretary Anyo, alam nyo ba ito? Ang sagot, hindi. Hindi sila nakonsulta. Wala silang kamalay-malay. So talagang, ang nakakaalam lang sa pagsingit, yung ilang miyembro ng House. Ted, katunayan itong AKAP, ha, hindi lahat ng congressmen alam nila ito. Kakaunti lamang sa Congress ang nakakaalam na meron palang AKAP. Bakit? Doon tayo mapapaisip. Kasi alam naman natin kung sino lamang yung nakakaalam na merong palang item na ganun, ang pwede mag-access. Kasi kung hindi mo alam na merong palang AKAP na item, paano mo i-access yun? Bulag ka. So, saan gagamitin yun? Yung 26.7 billion. Kaya nagkaroon ng usap-usapan na baka sa pagpapatuloy ng signature campaign doon sa pirma, doon sa People's Initiative, doon gagastusin yung 26.7 billion. Hindi ko sinasabing yun ay gospel truth o yun ang talagang katotohanan. Mm-hmm. Pero yun ang naging suspecha ng ilang mga senador. Kasi nga, bakit hindi nila alam? Mm-hmm. At doon nga sa presentation sa hearing, meron din po sa isang, I think, Viber group, no, na naka-identify na yung AKAP bilang source ng pera na ibibigay doon sa mga LGUs.
Ayun. Mm-hmm. Okay lang kung ibigay sa LGU na diretso sa beneficiaries. Mm-hmm. Although mali na nga yung ginamit na proseso, pero kung yung end game o yung end state, magtatapos doon sa makikinabang yung mga kababayan natin talagang kapos ang kita, okay na rin. Pwede na rin sabihin natin pikita ng mata. Aha, opo. LGUs. Anyway, Senador, nabanggit nyo yung sabi nga ho ninyo, no, hinala, nagdududa tuloy yung iba sa AKAP fund na ito. Pero siguro ho naman din sa inyong mga sources, sa ilang pong mga lokalidad, na ang iniaalok umano para din po sa pagtutulak ng pirma, pagpapirma sa kanilang constituents ay mga government projects, no? Ang iba nga daw umano sinasabihan na kayo nang bahala mag-deliver ng pirma, pero meron kayo matatanggap na allocation for infrastructure budget. Ngayon pong budget na ito, sir, na inaprubahan ng kasalukuyang Kongreso, nagsingit ng 176 billion para sa DPWH na hindi rin po hinihingi nila Secretary Manny Bunoan. Pati nga siya nagulat nung aming makapanayam, wala pa itong program of work. Ano yung say doon? Paano ma-implement kung walang program of work? Yun ang unang tanong. Ibig sabihin, may paggagamitan na iba. O kaya, ito na yung tinatawag nating post-enactment, yung post-legislation na implementation. Ibig sabihin, balik na naman tayo sa pork barrel. Ibang anyo. Alam mo, Ted, maski lagyan mo ng lipstick at makeup ang baboy, anong itsura nun? Di ba baboy pa rin? 176 billion na hindi po actually hiningi ng DPWH, no? At idinagdag na lang dito nga po sa BICAM, no? Mismo rin na isingit po ito. Lump sum po yung turing dito, Senador? Kung walang items, walang, kasi kung hindi alam ng DPWH, tapos walang program of work, ibig sabihin, lump sum talaga yan. So, mag-identify niyan, mga mambabatas. So, balik na naman tayo sa kalakarang prior to November 2013 na idiniklara ng unconstitutional yung pork barrel. Balik na naman tayo sa pork barrel. Mm-hmm. Yun nga po, ano, itong mga pangyayaring ito, ang tawag dito, sir, insertions. Insertions, a.k.a. amendment. Opo. Pero sabi nga ho ninyo, wala namang illegal dito kasi nga, well, supposed to be, ang power of the purse ay nanggagaling sa Kongreso. Pero paano po ito inaabuso sa inyo pong karanasan nga? Para lang ho mas maintindihan ng taong bayan na nakikinig ngayon sa atin. Paano ginagawa? Opo. Paano ito inaabuso? Diba? Insertion, actually, wala namang illegal dyan. Diba? Kasi nga, kung meron kayong isinisingit na importante na dapat ponduhan, at yung pong papakalat ng pondo sa mga nararapat tumanggap ng mga ahensya. Pero paano nga po ito inaabuso during your time na kayo po yung nagbabantay sa ating pambansang budget? Inaabuso kasi pinapalusot yung sa implementasyon, saka pa lamang sasabihan, siyempre laging palusot nila. Hindi naman namin hawak yung pera. Laging ganyan yung palusot eh. Maski nung pork barrel ng araw, hindi namin hawak yung pera. Nasa ahensya. Totoo naman yon. Pero sino yung nag-identify ng project? At sino yung mag-iimplementa? Halos ang nag-iimplementa na, hindi na yung ahensya na maliwanag naman sa ating constitution base sa separation of powers, sa principle of sa separation of powers. Napakaliwanag maski doon sa ating budget processing, ano, budgeting process. Napakaliwanag doon. Nagsisimula yung budget process doon sa tinatawag na budget preparation. Yun ay nasa executive branch yun. Pagkatapos, isasabit ng Pangulo within 30 days after noong opening ng Kongreso para sa budget authorization, yun na yung pag-legislate. At pagkatapos, babalik ito sa executive branch para sa budget execution. At pagkatapos ng budget execution, dyan papasok yung pang-apat na phase o yung sa cycle, budget cycle na budget accountability. Itong budgeting process natin, Ted, sa Pilipinas, ano to eh, continuing cycle na overlapping. Ang ibig sabihin nun, habang ang Kongreso nagde-deliberate doon sa tinatawag na budget authorization phase ng cycle, eh gumagana na uli yung budget preparation. Kasi as early as January ng present year, yung prior year na pagbabalance ng budget, meron na tinatawag na budget call. At kung pag-aaralan natin yung budgeting process o budgeting budget cycle, napaka-intricate at saka napaka
Soro. Kung masusunod lang sana yun, napakaganda. Kasi after ng budget call, na kung saan ito na yung initial lang ito, no? Magkakaroon ng citizen engagement tinatawag. Dito na yung ibig sabihin sa mga lokalidad, nakikipagkonsulta sa mga NGOs, CSOs, o ano ba yung mga proyekto natin dito sa ating syudad? Ano ba mga proyekto sa ating mga bayan-bayan sa probinsya? Pagkatapos, pupunta na ito, tatawid na ito papunta doon sa tinatawag na Regional Development Council, yung RDC. At pagkatapos doon, yun nga, tuloy-tuloy na na yung mga ahensya magkoconsolidate, magkoconverge. Yung mga ahensya na ngayon, dudulog na sa DBCC. Magpapatawag yung DBCC ng konferensya. Isasubmit na yung mga recommendation ng mga ahensya, DPWH, DOTR, at lahat na at kung ano-ano pa, na pinagbasihan ito, pinanggalingan, yung sa local government participation, yung mga local development councils. Pero Ted, nung napansin ko, panahon pa namin ito, kinwestiyon ko na rin ito, bakit pag pinag-aralan natin itong budget, 20% lamang, hindi lumalabas ng lumalampas ng 20% ang na-adapt na nanggaling sa na mga provision na nanggaling sa RDC. Ibig sabihin, baliwala yung Regional Development Council. So dito na nagkakaroon ng parang imbalance pagdating sa development. Kung sino lang yung malakas, malapit sa kusina, so to speak, yun lang ang nabibibayaan ng mga infrastructure projects, pati mga ayuda. At yung malayo sa kusina, yung ibig sabihin, sabihin na natin, hindi naging kaalyado o hindi kaalyado ng administrasyon na pag-iiwanan sa development. So mayroong imbalance. Pero kung nasusunod lamang yung budgeting process, yung budget cycle, na merong citizen engagement at yung mga local development councils, malaki ang say para sa pagbalangkas ng national budget, hindi mangyayari yon. Mawawala ng bahid politika yung pagdidistribute ng pondo galing sa budget. Ang masama pa nga, nag-evolve na ng evolve, hindi lang yon. Andyan na yung recommendation ng RDC na 20% na nga lang at nandyan ang recommendation ng mga ahensya. Eh, pagdating sa BICAM, bubisitin pa noong Bicameral Conference Committee na babaguhin pa. So talagang hindi mo na makilala. Ang the better word to describe it is mangled beyond recognition. Mangled na nga, minuntilate pa. So hindi mo na talaga makikilala. At lihim pang ginagawa, yun ang masama. So sa implementasyon, kung sino lamang yung kongresista na ika nga naka-in doon sa sirkulo at sino yung senador na naka-in, yung kanilang mga lugar at yung kanilang mga pet projects ang nabibigyan ng pondo kasi yun ang naipasok na sa national budget. Kaya nga nagkaroon ng ito, labas sa usapan Ted pero related din. No? Kaya nagkaroon ng usap-usapan na magkakaroon ng coup sa Senado. Kasi ang balita, kasi alam mo Ted, may mga staff ako na nandyan din sa mga staff sa members ng staff ngayon ng iba't ibang senador na nakakalat sila diyan yung iba no yung iba naman na umiba na ng linya kaya maski pa paano mayroong nakakarating sa ating mga balita na tungkol sa nangyayari sa Senate yung naging controversy tungkol sa kurumo na naman diyan sa Senate parang nakaltasan yung maraming senador magugulat ka sa mga halaga Ted na ito naman ano to usapang usapin na nasagap lang natin na report lang na hindi ko pa nababalidate o mahirap i-validate kung totoo. No, na mayroong parang tilang yung 160 billion pesos dyan sa budget dito sa 2024 na para pag-ati-atian ng 24 senators. So kinumpute ko Ted nasa mga 6 plus billion each kung standard. No? Pero nangyari mukhang nakaltasan yung 21 senators. Parang tatlo o apat o lima lamang ang doon napunta yung nakaltas na 100 billion. So nag-aalboroto yung iba na bakit ganito na lamang. Pero alam mo Ted, kikilabutan ka kasi nung araw, nung hindi pa na-declare na unconstitutional ang pork barrel, 200 million ang bawat senador, 70 million ang bawat kongresista.
eh pag may umabot, may narinig ka noon ng 500 million, medyo anomalous na. Parang medyo, teka muna, medyo lamang na yata ito, medyo kasuwapangan na yata ito. Pero pag ngayon, of course, may inflation tayo, pero at lumaki na rin yung budget. Kaya hindi umasenso yung Pilipinas today kasi oo nga, lumalaki yung budget, lumalaki yung utang, pero saan napupunta? Yan hong binabanggit nyo na alokasyon sa mga senador, ano po yan? Mga kaninyo ang figure ay 6 billion pero yung 6 billion na iyon ay pondo na maaari nilang i-allocate sa mga gusto nilang proyekto? Actually, naka-appropriate na yon. Mm-hmm. Dahil nasa budget na eh. Mm-hmm. Kasi bawal nga yung post, yung i-identify mo yung proyekto after maipasa yung budget. Dahil nung after 2013, sinabi na nga ng Korte Suprema, bawal na yon. Pero nasa budget na yon, pero nagkakaintindihan na rin na pet project ng kung sino-sino yon. Mm-hmm. Hindi lamang sa Senado, kundi sa Kongreso. Ted, kaya nga, alam mo na, may natanong akong congressman, maski sila, nagugulat din yung ilang kongresista na hindi kabahagi dito. No? Kasi tinanong ko sa, at least sa isa, ilan na ba ang congressman na kontraktor? Sabi niya, ang huling bilang niya, 67. Ito noong ano pa ito, mga 6 months ago ito. Hindi ko lang alam ngayon kung ilan na yung kontratista na mga congressmen. So, yung mga dating kontratista, contractor, naging congressmen. At yung mga congressmen, naging kontratista. Kaya dumami ng dumami yung mga contractors dyan sa Congress. Sa Senado, wala ako naririnig pa na contractor na senador. So pagka ganun, kita mo agad yung conflict of interest. So talagang mamamanggil talaga yung budget natin, ang national budget. Ang nawawalan dito, yung mga kababayan natin at saka yung buong bansa kasi naiwanan tayo sa development. Lumobo na lumobo yung utang, pero walang pinupuntahan yung utang. Kasi sa simpleng negosyo, sa halimbawa sari-sari store, Ted, di ba? Gawin na nating napaka-simple yung usapan. Huwag na natin involve yung mga banko, mga lending institutions. Ang isang analogy dito na napakasimple, magtatayo ako ng sari-sari store, uutang ako sa tinatawag na paluwagan, gagamitin kong puhunan. Pero kaya ka mangungutang, gagamitin mo sa investment para pagka tumubo ka na, kumita ka na, babayaran mo yung utang mo, meron kang extra pera, sariling kayod mo na yon, sariling kita mo na. Ang Pilipinas, di ba nung araw magkano lang yung utang natin? Kaya nga nagkaroon ng yung sa automatic appropriations, wala dati yan eh. Pero yung panahon ni dating Pangulong Marcos Senior, nagpasa ng batas noon, I think, 30 years ago, no? Na kasi nagsimula na tayo mangutang para sa infrastructure projects. At nakita naman natin, nagkaroon naman tayo ng NLEX, SLEX, yung Maharlika Highway. Medyo na, talaga naman merong nakitang infrastructure project para sa development, pero galing sa utang yon. Ngayon, dahil ang debt servicing natin, automatic, dapat bayaran. Kung hindi, mamalasin tayo sa international community. Wala namang papautang. So, nagpasa ng batas yung tinatawag na automatic appropriations law. Pero ang intention lang nung araw para sa debt servicing, again, in the course of time, nadagdagan na yung mga provision, yung mga items sa ilalim ng automatic appropriations. Pumasok na yung IRA at kung ano-ano pa mga items. Automatic appropriations, hindi na pwedeng galawin yon kasi automatically appropriated na yon sa budget. Isa yan sa bahagi ng national ng ating budget. Again, no? Yung isa, yung regular budget o yung programmed appropriation. Ito na yung laging na-insertan o kaya nare-realign. At ang isa, yung tinatawag na unprogrammed appropriations. Ibig sabihin, yung unprogrammed naman, ito yung, alam mo rin ito, Ted, na pwede lang ponduhan yung unprogrammed appropriations kapag may certification ang national treasurer na merong available na pera sa national treasury excess, ano? Or merong accompanying revenue measure. Ibig sabihin, magpapasa ng batas para doon sa unprogrammed appropriation, may sa source. Item under unprogrammed appropriation. May source ng funding na, kumbaga. Yes, yung source. Oo. Pero ang naging nakita rin natin, pati yung unprogrammed, dinagdagan nila, di ba? Kaya nagkaroon din ng controversy itong budget natin. From 281 billion, naging 731, nadagdagan ng 450 billion. Ito nga yung question ko, maski nasa labas ako ng Senado, na i-raise ko lang yung issue. Teka muna, napakaliwanag doon sa ating konstitusyon
na yung nidagdagan may not increase yung National Expenditure Program o yung tinatawag na President's Budget. Mm-hmm. Ito nga yung sinabi ko kanina na sinusumiti ng Pangulo within 30 days after SONA, yung first SONA ng bagong Pangulo, o after every SONA for that matter. So, wala rin nangyari doon kasi napirmahan na rin ng Pangulo. Wala rin akong alam na may parang may nag-question meron yata po, sa Court of Meron Suprema. Po, may dumulog sa Suprema. Sana ma-resolve yung issue na yun. Otherwise, sa susunod, ano yung idadagdag naman? Baka yung appropriations. Kasi sabi nila, hindi, sabi rin ng DBM, pati DBM nakisama na rin. Ang sabi, hindi unconstitutional yan. Kasi ang program naman yan, standby lang yan eh. Opo, eh hindi naman sinabi ng Constitution na yung program appropriations lang hindi pwedeng dagdagan. Ang sinabi, yung budget mismo, yung National Expenditure Program, ang hindi pwedeng dagdagan o i-increase ng Kongreso, kundi pwede lang bawasan. Eh bahagi yun ng national budget ng NEP eh. Opo. Yung unprogrammed eh. Mm-hmm. So wala, nag-evolve na, sumama na saan tayo pupulutin ito at the end of the day? Opo. Sir, sabi nga ho ninyo, no, kinatay-katay na chinap-chap pa sa bandang dulo, talagang yung simula ng budget, yung ideal setup, kaninyo, hindi na nga nasusunod totally, pero sa bandang dulo, mangled na nga ikaho ninyo. Ano solusyon po dito, Senador? Kung kayo po, ano ang pinakamagandang gawin dito para po makorek itong mga sabi ninyo na napakarami nga pong pagmamalabis at sabihin na po natin ng pambababoy sa ating pambansang budget? Ang solusyon, isabatas na natin yung transparency sa budgeting process. Mm-hmm. Mula sa budget preparation hanggang sa accountability, talagang gawa na natin ng batas. Ang problema nga, nag-file ako ng batas, hindi naman nakapasa. Mm-hmm. Kasi ayaw din nila ng transparency. Kasi mawawala ng hanap buhay pag walang transparency. Kasi pag marami nakabantay, naandyan kayo, mga media, andyan yung mga civil society organizations, nakabantay every step of the way, sa bawat phase ng budgeting process, kung may nakabantay, eh, maski pa paano, magkakahiyaan. Eh, bakit nga ba pagkalihim-lihim ng bicameral conference at sinasara yung pinto at bawal yung media pagkatapos ng mga formalities, mga niceties, eh, bawal na yung media, labas kayo, pati yung mga ibang staff dyan, labas kayo, kami lang mag-uusap dito. So panukala po to make the budget process transparent all the way sa simula hanggang sa ito po ay ma-enroll papunta po ng Malacanang. That is your proposal. Gawin natin batas para talagang batas. At mayroong kaukulang parusa o kaya kung anong sanction man na meron para talaga maipatupad yung batas na yan. Opo. Ito ho bang ganito pong batason na inyo pong isinulong? Totally po, meron ba sa inyo sumuporta ho dito during your term? Meron din naman, pero hindi nakapasa eh. Hindi nga umabot. Parang tatanda ko, hindi umabot. Ang natatanda ko lang yung SB number eh, 2219. Ito yung noong 2019 para sa 2020. Mm-hmm. Pero yung 2009, nag-file na rin ako ng ganitong batas na kung saan. Mm-hmm. Katulong ko nga rito, dati yung dating Secretary of Education, si Professor Briones, nung nasa Budget Watch pa sila. Mm-hmm. Sila yung katulong ko nagbalangkas ng panukalang batas kasi sila yung matyaga. Isa nga yan sa mga nagturo rin sa akin paano magbusisi sa budget aside from other tawagin ko ng guru ano sa pagbubusisi ng budget. Kaya ako nawili ng nawili kasi napaka hindi lamang exciting kundi napaka challenging. Kasi nga pag inaral mo yung budget book kasi tatlo yung budget books din. Eh ang font niyan 10 eh. Tapos ang kapal-kapal mahigit 1 inch yung kapal niya pagkatapos 10 yung font, paano mo babasahin yan kung di ka matyaga? Kaya kailangan mo talaga ng katulong. And ako naman, nabiyayaan ako ng mga staff ano, na nurture eh. Parang nawili na rin sila, naging interesado na rin sila. Kaya nga pagka budget season, puyatan kami ng puyatan nun eh. Lahat ng staff ko halos magkakatulong, kanya-kanyang parang task allocation. Binibigyan ko sila ng ikaw dito, ikaw doon, ikaw naman, pumunta ka doon sa Samar, pumunta ka doon sa
hanapin mo tong project na ito na nasa budget, kung ano nangyari. Mm-hmm. Kaya nga, di ba noon, nailabas ko pa yung merong bahay sa gitna ng kalsada kasi hindi binabayaran yung right of way. Remember. Na hindi binabayar. May pambayad naman kasi kinwestiyon ko noon, humingi yung DPWH sa plenaryo ito eh. Humingi sila ng 22 billion para sa right of way payment. Ano? Pero meron pa silang 11 billion na hindi lang ginagastos. So ang balita ko dyan, Ted, at ito siguro may basehan ito, sinasadyang hindi bayaran para yung contractor na ang mag-abono para bayaran yung mga tinamaan ng kalsada. Yun nga sa connector, ang balita ko, si Mr. Ramon ang nayong nagsettle ng mga yung mga nakaharang na mga properties sa tatamaan ng connector eh. Skyway. Yan na nagsettle. May pondo yung TED eh. Nasa budget yun eh. Bakit yung kontratista o yung proponent ang magsusholder ng expenses? So, ibig sabihin, sinasadya na hindi bayaran. Saan ngayon napupunta yung para sa right-of-way na budget? Ang laki-laki nun. Nasa 11 billion, 22 billion. Ito na ngayon kinuwestiyon ko noon. So, anyway, ganun ang nangyayari sa kalakaran ng budget. Nagulat nga ako kasi nung nasabi sa akin ng mga, sa loob din naman ng Senate nang gagaling yung aking mga information. Ganun na ba kalaki ngayon yung mga pet projects, yung pondo ng pet projects ng mga senador? Napunta na sa 5 billion. Billion na yung usapan. Pag sinabi pet project, hindi ko naman sinasabing i-identify nila yon after ng enactment ng budget. Kasi bawal na nga yun. Yun ang pinagbawal, bawal ng Supreme Court. Pero nakalagay sa budget. Pero alam na rin naman lahat, parang common knowledge na, nagkakaalaman na rin naman sila, na kanilang pet project yun eh. Ang masama pa, Ted, pati yung ayuda, sila pa nagdi-distribute, mga kongresista, senador. Nakikita naman natin, open naman sila dito eh. Na kung saan sila napupunta. Ba't sila magdi-distribute? Implementation yun, execution yun, budget execution. Sa executive branch yun, bakit papakailaman nila yung pagdi-distribute? Ganun na nga yung naging cycle natin, pati sa ating mga, di ba, sa halalan. Opo. Pag hindi ka nakipagkompetensya sa mga kasamahan mong kandidato na namimigay ng ayuda na hindi naman nila pera at pera din ng gobyerno at dapat ang namamahagi ay yung ahensya, DSWD man o DepEd man, kung ano mang ahensya, sila na mismo nagdi-distribute or nandun sila, andun yung mayor, kausap namin dito yung mga ilang mayor din eh. Siyempre, nahiya naman sila, nandun si senador, nandun si congressman. Sasabihin nila, magpasalamat kayo kay congressman. Magpasalamat kayo kay senador kasi sa kanila itong pinamumundo sa inyo. Opo. At lalo pang nagkasama-sama pa dahil nagamit pa yung ayuda sa pirma. Ito naman yung sinasabi ng mga ilang senador na ginamit na yung tupad, yung IG. Akala ng mga pipirma, yun yung acknowledgement na tatanggap kita ng ayuda. Yung pala, pirma na pala sa petition na pag-amienda ng Constitution para sa People's Initiative. Opo. So ito ngayon yung nagiging controversy o nagkakaroon ng usapan, ng away, ano, ng alitan. Opo, sige po. Kanina, Ted, pinapanood ko kayo ni DJ yung sinabi mo na mayroong joint resolution na word for word, parehong-pareho. Okay lang naman yun, mas maganda kung word for word pareho. Pero again, noong bandang huli, di ba sinabi na meron palang isang word na magkaiba? Separately. Opo, opo. Oh, hindi ko naman binibigyang sisi ang binibigyan ng sala yung house na inilagay nila yung nawala yung separately sa kanilang resolution. Kasi in toto, kinote nila yung provision sa Constitution na 3/4 of all its members. Yes. Talaga silent yung ano, kaya nga ito yung, kaya maski nung araw pa na laging pinag-uusapan yung chacha, yung con us. Ayaw namin pumasok. Kasi pag pumasok kami doon sa joint session at hindi na re-resolve yung whether or not voting jointly or separately, yung malabo kami doon. Alam mo, pag 3/4, yung 24 senators, wala talaga, pasok yung 3/4 maski hindi mag-participate yung yung mga senador. So ngayon, kung ang House version is merong wala yung word na separately, at sa Senate version, nandun yung separately, away na naman yan.
ang delikado dyan, if I may advise my former colleagues na unsolicited dito, oras na pumasok sila dyan sa joint session at hindi na re-resolve yung voting jointly or separately, balang araw baka magsisi sila kasi naando na sila sa loob ng joint session. Ito yung tinatawag na magkakaroon na yung Korte Suprema ng yung magkakaroon ng cause of action. Yes, oo. Para kasi meron ng controversy sa interpretasyon ng Constitution. Yan yung iniwasan namin noong, again, upon the advice of Senator Drillo noon, dahil siguro may mga connections siya sa Supreme Court. Kasi noong araw, mabubuo na rin sana yung CONAS. So sinabihan kaming tatlo, Senator Soto, Senator Unasan, na medyo malabo tayong pumasok dyan kasi pagka nagkaroon ng controversy at pumasok ang Korte Suprema, may tulong tayo sa Supreme Court sa interpretation ng voting jointly or separately. Baka magkaroon ng interpretation ng voting jointly, patay tayong lahat dyan. Wala na Senado tayo matatawag kasi irrelevant tayo lahat dyan. So ngayon, fast forward tayo, nandyan na tayo ngayon sa, hindi ko alam kung meron silang kasunduan na at least Senate President at saka yung Speaker na separately sila magbobotohan kung ano man yung provision na i-amenda nila o i-revise nila sa Constitution. Kasi yung People's Initiative TED, ang limitado lang yan sa amendment. Pero pagdating sa Constitutional Convention, pwede mag-revise. Ibig sabihin, pag-revision, ito na yung mga major provisions. Parang baguhin mo na yung form of government and so forth and so on. Opo. Well said, sir. May pahabol lang pong tanong si Chacha. I hope you don't mind, Senator, ha? Okay, Chacha, go ahead. Yes, Senator Ping. Nako, kanina pa po ako nagbabasa ng comments, galing dito sa mga kapatid natin. Ang sinasabi nga nila, nakakamiss ang Senator Ping Lacson sa Senado. Yung mga ganyang pagbusi-busisi nitong mga insertions na ito. Kung nandyan kayo, di makakalagpas. So, ang tanong po nila, etong paparating po na midterm elections, is there a possibility na kayo po ba'y tatakbo sa pagka-senador ulit? Nako, yan nga yung... Alam mo, DJ, kaya minsan iwas ako na iwas din sa tanong na yan. Kasi ngayon, sasagutin ko na rin, talagang kung ako tatanungin mo sa ngayon, talagang retirement po. Pero pagka nakakarinig ako ng ganito mga controversies, lalo na sa budget, kasi hindi na rin makakaila na talagang naging passion ka na rin. Napaka-strong yung passion ko pagdating sa pagbusisi sa budget. Kasi nga, pagka nakakarinig ka ng abuso, parang hindi ka na rin mapakali sa upuan mo maski wala ka sa Senado. At kung iniisip ko, wala naman ako magawa. Pameron-meron lang ako, pa-tweet-tweet lang ako. Pero kung naandun ako, maski pa paano, makakatayo ako sa floor at makakabahagi ako, maski ano yung tulong na maibahagi ko, hindi naman sa pagmamayabang DJ, Chacha at saka kay Ted. Pinakwenta ko sa, hindi ko, sila mismo, yung mga dating staff ko, noong bago ko umalis sa Senate, kinuwenta-kwenta nila magkano na ba natipid natin dahil sa pag-interview natin, sa pag-intercept natin o kung ano man pakialam natin sa budget. Alam mo, maski ako nagulat, yung total amount, yung ballpark na directly or indirectly na natipid ko sa national government, 300 billion mula nung 2001 hanggang 2022. Yun ngayon yung siyempre nakakamiss din sa aking party, lalo sa mga dating staff ko, na paminsan-minsan, alam mo, nagtitipon-tipon kami. At ang band na pinanggalingan na ng band namin, hanggang ngayon malakas yung band ko sa mga dating staff ko. Lalo pag naalala namin, pag nakikita-kita kami, pag nagpa-potluck sila o kami, at nagkukwentuhan, talaga namimiss din nila yung mga late, late night na mga sessions namin na... Pati yung mga midnight talk, pati yung usapan namin, namimiss nila lahat yun. Yun talaga yung parang nakakadala sa akin na, teka muna, masarap na yung buhay, tahimik yung buhay, walang stress. Pagka nakakarinig ka ng ganun, Ted, DJ Chacha, parang doon ako napapadalawang isip. Kasi maski pa paano, iba na rin yung nandun ka sa ground. Opo. At ikaw meron lamang. Kasi pag meron lang, talagang meron ka lang. Wala ka naman talaga may ibabahagi directly. Opo. Pero pag nandun ako, marami ako na-check on the spot. So to answer... kinararangal ko naman na naking bahagi ako doon sa
mga bridges to nowhere, yung bantulay na pagdating masudulo, walang kahinatan kundi do not enter, private no trespassing, private property. Tapos tulay na wala namang ilog. Yung mga ganun, nakakamiss din yun. Sige. So to answer the question, sir, palagay ko naman hindi dapat ikinahihiya o kaya mag-aalangan, magsabi kung ikaw naman ay deserving na magkaroon ng upuan sa Senado. So you're running, sir, again in 2025? Yung pagiging deserving, subjective yun, Ted, eh, no? Kasi pag nakakarinig ka rin na huwag ka nang bumalik, pampagulo ka lang. Kasi pa paano, nakaka-disheartened din yun, eh, di ba? Nakaka-parang, teka muna, eh, tama nga, masaya na yung buhay ko. Eh, ang tingin mo sa akin, pang-abala, pang-gulo lang ako doon, eh, baka nga tama ka na rin na, hindi na rin ako bumalik. Pero sa isang ban na nga, sabi ko si Ted, ano ko eh, parang dahil sa dalawang budget season na yung nakaraan na, alam mo, minatuklasan pa ako noon, ako pa yung nakadiscovery, no? Yung triple. Tulong na rin ang aking mga dating resource persons noon. Alam mo, hindi na double appropriations. Quadruple. Triple appropriations. Quadruple. Quintuple. Alam mo yung isang, ano tawag dito, yung multipurpose building, limang beses mong poponduhan. Iisa naman yung lokasyon. Iisa naman yung, pero limang beses mong babudgetan, hindi ba kalukuhan na yun? Kaya, ako nga wala ako sa Senate, pero ako pa rin yung nakakita at nung pinoint out ko, yun, nasundan na rin sa kanilang pagdinig. Parang natanong na rin nila. Eh, hindi rin na-resolve eh, walang follow through. Opo. Sige po. So, Senator Ping, we say thank you ano sa ating pong talastasan na ito. At sana nga po hindi ito ang huli dahil kami po tatawag sa inyo to consult you ito sa mga bagay na ito na alam po namin na bihasa kayo dahil nga sa inyong karanasan po sa Senado. Salamat din, Ted, at nakibahagi ka sa high blood ng umaga. Opo. Pero, kayong dalawa ni DJ Chacha. Opo. So, kailan po kayo mag-ahayag talaga? Ito yan. Yung huling tanong ng ating mga nanonood ngayon sa atin. Kailan po kayo magdidesisyon? Una-una, hindi ko rin sigurado kung mag-ahayag ako o hindi. Okay. Kaya, anyway, may kasabihan tayo, let's cross the bridge when we get to it. Ganun lang tayo. Thank you. Salamat po, Senator Ting. Mabuhay po and thank you. Salamat po na marami. Senator Ping Lacson.